Okay, so hello guys, welcome to our part 3 video na ito. So, ang papag-usapan naman natin sa video na ito is HTML elements. Okay, so bago tayo magsimula, gawa lang tayo ng folder kung saan natin gagawin yung mga examples natin. Okay, so in my desktop or sa inyong kahit anong directory nyo, gawa kayo ng new folder and then just tawagin nyo na lang na tutorial. And then, let's create file index.html. Okay. Okay, so let's open our folder. Yung ito mismo, ginawa nating folder. Right-click natin and open with code or i-open nyo yung folder na ito. Basically, just open this folder with your own code editor. Pag hindi pwede, you can just right-click here and edit with notepad pag notepad or open with code. Okay? Okay, so lalakin ko lang muna yung text para at least makita natin. Ayan. Okay, so napag-usapan na natin kung ano yung HTML nung last. And I just wanna give some information about elements kasi para di tayo mahirapan sa next tutorials natin, sa next lesson natin. Okay, so basically HTML, so sinabi, pinag-usapan natin nung last videos na kailangan may start and end tag. So example nun is yung parang ginawa natin na ganyan. Okay, so this is the element. Okay, so meron siyang opening tag, tsaka may closing tag. And then pwede nating maglagay ng any content sa loob nun, like for example, hello world. So, para check natin na gumagana siya, let's save our work and open our work on the browser. And, ayun. So, ayun. So, importante guys, ng kailangan na gumawa tayo ng opening tag tsaka closing tag. And, meron akong i-introduce na inyo. I don't know kung pinag-usapan na natin to nung last videos, pero meron tayong tinatawag na empty elements. Ang empty elements are hindi na kailangan ng closing tag. So, mostly, laging ginagamit na empty elements ay yung br na tag. Okay? So, ganyan. Ang tawag dito is break line. Ibig sabihin, parang next line siya. So, for example, dito sa hello world, lagyan natin sa middle. Okay? Lagyan natin ng break line. So, lagyan natin ng br, ganyan. Ang mangyayari, pupunta yung word sa next line. So, let's save para makita natin. And then, refresh natin. Ayun, pumunta sa baba yung word. Yun ang tinatawag nating empty elements. Empty elements sila. Kasi meron silang special na ability. Okay, isa pa is tinatawag nating HR. So, ang HR naman, parang gagawa siya ng line. So, for example, HR yung ito. Yan, refresh natin. Oops, di nyo makita. Ayan. So, i-zoom ko na lang para makita nyo. Ito yung line na ito. Okay, pag makikita nyo yung line na ito sa baba ng word, yun yung HR. So, pag aalisin ko to, ganyan, and refresh natin, mawala yung line natin. Okay? So, ito ang mga tinatawag nating empty elements. Okay? So, maraming empty elements, pero papag-usapan na lang natin in the next videos yung mga iba. Okay, ang next naman na papag-usapan natin is yung nested HTML elements. So, paano yung nested HTML elements? So, for example na lang, si body tag natin. Ayan. Sa loob ng element na body, gagawa tayo ng element na H1, which is hello world. Okay? So, ang ibig sabihin nito, nested siya. Ibig sabihin, si H1 na element, naka-nest kay body element. Ganun po yung nested elements. So, pag makikita niyo yung HTML, so, gawin na lang tayo, doc type, HTML, ayan, head, tapos yung body. Okay, palitin ko lang ng konti para makita niyo. Okay, so, pag dito, as you can see, meron tayong element na HTML, yung ito. Okay? Tapos,
sa loob nun, may nakanest na dalawang element, which is head element, tapos body element. So, ganun po yung nested elements, guys. So, I hope you understand yung nested elements. Basta, kung yung element nasa loob ng another element, nested na yun. Okay, so next naman is papag-usapan naman natin yung buong document na ito. So, okay, so basically, ito yung dapat meron. Okay, sa isang document na HTML. Kailangan meron to, at saka may head, at saka body. Okay, so yung head kasi, mostly, ang ilalagay dito is yung mga styles ganon, scripts ganon. But for now, hindi muna natin itatakal yun, pero magbibigay ako ng example. Like for example, title. Ayan. So ang title element guys is, ito yung nagpapakita sa tab natin. Okay? So, pakita ko yung example. So, for this example, let's say, this is Pinoy Programmers. Okay? So, pag re-refresh natin ng page natin, pag makikita nyo dito sa top left, ayun, napalitan yung title natin, which is, this is Pinoy Programmers. Okay? Yun yung mga examples na nilalagay sa head natin. And lastly, wag nyong kakalimutan ang end tag ng isang element. Kasi magkakagulo yan. Okay, let's say for example, pag nakalimutan nyo kasi yung tag, magkakaproblema yan. Like for example, sa H1. Okay? So, sa H1 natin, hello world. Hello world. Ayan. Pag wala siyang end tag, tapos gagawa ulit tayo ng P sa baba. And then, tatawagan nating this is P. Ayan. Pag i-run natin siya, may sasama yung ito sa H1. Ibig sabihin, kasi wala siyang closing tag, lahat ng meron sa baba, H1. Okay? So, ganun yung pagbasa ni browser. Pag nakita ni browser na walang closing si H1, lahat, starting dito hanggang sa baba, H1 na yan. Kaya pati yung ito, which is P element, na idagdag na sa H1. As you can see, yung paragraph, naging H1 na rin siya. Okay? So, pag lagyan natin siya ng closing tag niya, na closing tag H1, and refresh natin, ayun. So, mag-stop na siya dito na itong text na to is H1.